So yun na nga guys, at putok na ang balita sa pagtangging magbigay ng clearance ng SBP para makapaglaro si Will Navarro sa Korea. Ito ay kahit paman na kumpleto na ni Will ang lahat ng hinihingi sa kanya ng KBL. At ang tanging clearance na yan naggaling sa SBP ang tumipigil sana sa pagsama niya kina RJ Abarrientos, Renz Abando at SJ Bilangel sa paglalaro sa Liga ng mga OPA. Dahil dyan ay dagsa ang komento ng mga Pilipino laban sa SBP at tinawag pa nga ng marami na crab mentality ang ginagawang panggigipit ng pamunuan ng SBP. Ang dahilan ng SBP ay di umano ay may karapatan pa din daw ang Northport kay Will Navarro nang dahil sa ito ang nag-draft sa kanya sa special PBA draft. Hindi na nga nakapagpigil ang ilan natin mga B-League boys sa hindi magandang nararanasan ng kanilang Gilas teammate na si Will Navarro. Pare-parehas na nag-post sa kanilang mga social media accounts sina Kiefer, 3D at Dwight Ramos, pati na rin si RJ Abarrientos. Pare-parehas ang quotes na kanilang ipinost pero iisa lamang ang pinapatamaan. Maging ang foreign athlete natin ng Lasal na si Ben Embala ay nakisama na din sa mga ginagawang panggigipit at pagbabawal ng PBA na makuha ang mga players natin ng mga liga ng ibang bansa. Ayon sa kanya ay may mga isip na nga daw at may mga pamilyang sinusuportan ang mga Filipino players na pinipigilan na lang maglaro sa ibang liga. Ano nga daw bang masama sa kagustuhan ng mga players natin na maglaro sa ibang bansa, makaranas ng ibang basketball environment at makapaglaro sa isang liga na mayroong mas mataas na level ng kompetisyon? Ang pinakahuli nga sa nag-voice out ng kanyang pagkadismaya ay ang ating pambatong si Kai Soto. Sa post sa kanyang Twitter account maging sa kanyang IG story, ay kanyang nabanggit na kailangan na nga daw matigil ang kabaliwan na nangyayari sa Pilipinas basketball. Ang mga players nga daw natin na gaya ni Will Navarro ay ipinagbubuti ang paglalaro at nangangarap sa abot ng kanilang makakaya para makapaglaro sa mga ligang may mataas na antas na kompetisyon. Ang masama nga daw dito ay mga kababayan pa natin mismo ang pumipigil para marating ang tagumpay ng mga young guns natin. Sinundan pa niya yan nang banggitin niya na sa huli ay ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong Pilipinas, kaya naman ay dapat daw tayong magtulungan. Ang pagpunta ng PBA sa Japan guys para pigilan ang pagpapapirma sa mga young players natin ay isang desperadong move nila para maisalba ang unti-unting paghina ng PBA. Idinadahilan pa nila na nadidisrupt daw ang preparasyon ng ating national team, pero kung ating titignan mabuti ay mas nakakapaglaro pa nga ang mga players natin na naglalaro sa ibang bansa kaysa sa mga PBA players na di ko maintindihan kung bakit nga ba ayaw nilang itigil ang mga laban sa PBA sa mga FIBA windows. Kapansin-pansin din guys na parang wala nang balak magsama ng amateur players ng SBP sa mga parating na windows ng FIBA dahil nga naman nai-scout ang mga ito dahilan para ma-discover at offeran para maglaro sa liga ng ibang bansa. Sana nga bilang pangunahing katawan ng basketball sa Pilipinas ay maging masaya at proud sila dahil ngayon nag-global na ang basketball ay marami ang nakakapansin sa talento ng ating mga basketbolista. Well, kung ipagpapatuloy ng SBP at PBA ang kontsabahang nangyayari ay parang sila na rin ang nagpahina sa PBA na naturing yung pambansang liga ng Pilipinas. Sana lang ay hayaan na nila ang ating mga players na mangarap maglaro sa ibang bansa, sumweldo ng nararapat sa kanilang talento at anihin ang pinaghirapang training dahil minsan lang kumotok ang pagkakataon at kung ito ay papalampasin mo pa ay baka hindi na maulit muli. Gaya nga ng nabanggit ni Kai Soto guys ay for all the right reasons ay this has to stop bago pa mahuli ang lahat at masuspend din na naman tayo ng FIBA dahil lamang sa pride ng mga namumuno sa basketball ng Pilipinas.